Magsitayo po ang lahat. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng tatlong sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom, nanuoy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya'y may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi." At gayon nga ang ginawa ni Ahimaas.
Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. "Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom." Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang mamatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, poon, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan. Pagkat may tiwala sa'yo, kailanman. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak. Sapagkat isa sa'yo, ako'y tumatawag. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Magsitayo po ang lahat. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At tinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksika ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumilinga sa Jesus, inahanap ang humipo sa kanya. Palibasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa sa Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag. Manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Inawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," nang ibig sabihin, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mayroon pong senaryo sa ating pong ebanghelyo, no, na umangat sa lahat. Napakaraming pong tao ang nagsisiksikan
na gustong makalapit kay Jesus, gustong magpagaling kay Jesus. Pero mayroong dalawa na talagang umangat ang kwento para lang mas at ibinibigay ito sa atin upang maging inspirasyon natin o kaya naman magpalakas ng loob. Lalo tigid sa lahat po ng mga may sakit, sa lahat ng mga may inaalagaang may sakit. Sabi po dito, yung isang kawal no, na sumalubong kay Jesus, yung isa pong sundalo o sabi po ay tagapamahala ng sinagoga. Hindi siya yung may sakit. Yung anak niya ang may sakit. So ilan po dito yung may anak na may sakit? Magulang na may sakit? O kaya naman kakilala na may sakit? At mayroon mismo yung isang babae na 12 years nang dinudugo. 12 years. Matindi po yung kwento kasi walang makapagpagaling sa kanya. Halos naubos na ang kanyang ari-arian sa kakapagamot pero sadyang hindi siya gumagaling for 12 years. Kaya ito, no? So, kung naubos na ang kanyang ari-arian, so ibig sabihin may kaya ito. Di ba, no? 12 years eh. Kaya yung pagiging desperate niya na gumaling, paano ko po nasabing yung desperada na? Kasi nung makita si Jesus, nakipagsiksikan. Hindi naman ginagawa ng mayaman yan, di ba? No? Nakipagsiksikan, nakipagsabayan, at nang makapalapit o makalapit kay Jesus, nagpatira pa. Alam niyo naman siguro itsura nung imagine niyo yung babae, no? Sa kalagitnaan ng napakaraming tao, nagpatira pa o gumapang para lamang mahawakan yung laylayan ng damit ni Jesus at hindi po siya nabigo. So ano yung matingkad dito? Napakahalaga po kung sakali tayo po ay mayroong sakit o mayroon tayong gustong gumaling. Hindi lang tayo basta lalapit, hindi lang tayo basta pupunta sa Poong Nazareno at magdidiman tayo na pagalingin tayo. Kundi kung tayo ay lalapit kay Jesus, napaka-importante po ng pananalig, pananampalataya. Kaya nga, di ba, sa tema ng ating translasyon, 2022, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Pero tandaan mo, kung gusto ng Diyos na gumaling ka, gagaling ka. Kung ayaw ng Diyos na huwag ka munang gumaling, nasa sa Kanya yun. Pero sa atin, ang kailangan manatili sa atin ay yung pananalig. Yung pananampalataya. Kasi kahit anong gawin natin, kapag wala tayong pananalig, walang mangyayari dyan. Yung isa po, nanalig kay Jesus para sa kanyang anak. Yung isa, nanalig para sa kanyang sarili. So, ganun pala, no? Ganun kumilos yung, kumbaga, mas ganun nagiging effective ang pananalig ng isang tao. Pwedeng para sa iyo o pwedeng para sa iba. Kasi yung anak ni nung tagapamahala, no, si Jairo, halos patay na eh. Pero dahil sa pananalig nitong tagapamahala, nabuhay. Walang imposible sa taong may pananalig sa Diyos. Tandaan po natin yan. Mahirap man po, sabihin na natin, madali lang sabihin yan kapag masigla tayo, malakas tayo,
Madali lang sabihin yan kapag hindi tayo ang nasa kanilang posisyon. O di, sige, hintayin namin na kami makaranas. Ganun pala ang gusto nyo eh. Pero ikaw mismo, kaya nga para sa iyo ang mensaheng ito, kung sakali, no? Kung sakali ang sitwasyon mo, may karamdaman ka ngayon, meron kang ipinagdarasal, ang kakapitan natin, pananalig. Walang panalangin ang hindi ipinagkakaloob, lalo tigit sa taong nananalig sa poong Nazareno. Hindi man natin mahawakan ang Nazareno sa ngayon, pero hayaan natin ang Nazareno ang humawak sa atin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, kalakip ang buong pananalig. Habang nananalangin tayo ng may pananampalataya sa Diyos Ama na tugtugunin niya ang ating mithiin, ang ating pong itutugon, Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang Simbahang Katolika sa buong daigdig naway maging simbolo ng pagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tayong lahat, naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at saong mga nag-aalaga na mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang siyensya sa panggagamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga dikaraniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin nito bilang tanda ng na ito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Pamanaming lumikha ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat tinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Napatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalika, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay, manalika. Ang ngayon, tila wala mararating na bukas. Ngunit kung siyang ating hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalika, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay, manalika. Manalika, tuyuin ang luha sa mga mata.
siya natutulog, hindi siya nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. Kay Jesus, manalig ka. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay umihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pentakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati.